Itong araw mga idol ang nababalitang pag-uusap nito ang Lakers pati na rin ang Brooklyn Nets ni Rob Pelinka at ni Sean Marks. Sa una nga mga idol, ang Lakers nga daw ay in-offer itong si Westbrook at first round pick para kay Kyrie. Nets nag-offer daw si Kyrie Irving, Joe Harris para kay Westbrook at dalawang first round pick. Ayaw ng Lakers niya at in-offer nila muli itong si Westbrook, THT, isang first round pick, Kyrie Irving and Seth Curry. Ayaw ng Brooklyn mga idol kaya in-offer naman nila itong si Kyrie Irving para kay Russell Westbrook at dalawang first round pick. Ang Lakers mga idol ay may current counter offer ngayon na si Westbrook, isang first round pick, second round pick para nga kay Kyrie Irving. Yan nga raw ang naging back and forth na ito nga ang team ng Brooklyn Nets at ng Lakers. Yan nga raw ang kanilang naging conversation patungkol nga sa possible trade. Pagpapatunay lang ito na parehas matigas itong si Rob Pelinka at si Sean Marks. Wala nga nagpapatinag sa kanila. Pag nag-offer ang Lakers, may counter-offer ang Nets. Tapos pag ganon, may counter-offer din ang Lakers. Gusto nga ng dalawang GM na ito na pabor sa kanila yung mangyaring trade. Ayaw ngang malugi. Kaya nga ilang linggo na matapos ang unang rumor ng pagpunta neto ni Kyrie Irving sa Lakers, wala pa ring progreso mga idol, wala pa ring magandang balita. Panay pag-uusap, negosasyon pa lamang. Hindi natin alam kung hanggang saan naabutin ito. Pero ang isang sigurado dyan, kapag binigay ng Lakers ang kanilang dalawang first round pick sa Nets, ay siguradong si Kyrie Irving ay isa ng Lakers player. At pag-usapan naman natin mga idol ang sitwasyon neto ni Donovan Mitchell at sa possible trade niya na magaganap sa kanya this offseason. Nag-uusap na nga daw kasi ang team ng Utah Jazz mga idol at pati rin ng New York Knicks about sa potential na pag-trade ni Donovan Mitchell. At ang focus nga daw na itong team ng Jazz ay pag-obtain ng draft picks, pagkuha ng mga first round picks as much as possible. Sa Rudy Gobert trade mga idol, halos 5 ang kanilang nakuha doon, dalawang first round swaps. At itong kay Donovan Mitchell mga idol ay siguradong ganun din ang halaga, 4 to 5 first round picks. Etong team ng New York Knicks na kanilang kinakausap ngayon mga idol ay pwedeng mag-trade hanggang sa 8 na first round pick. Kaya nilang i-trade yun mga idol. Kaya nga baka dito natin makita si Donovan Mitchell next year sa team ng Knicks dahil nga may asset na pangpalit itong team ng New York para nga makuha itong star na si Donovan Mitchell. At ang maganda niyan mga idol, ito nga si Spider Mitchell ay meron pang 4 years left sa kanyang kontrata. Ibig sabihin kapag nakuha ito ng Knicks ay siguradong matagal na mag-i-stay sa kanila ito. Sulit ang kanilang maraming first round picks na ibibigay. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan nga natin itong si Klay Thompson. Dahil nag-Instagram live nga siya para lang sabihin ito nga ang pang-aasar niya sa mga NBA experts, sa mga NBA analysts. Anyone who has the expert under TV analysis of their respective sport but never really did the damn thing, you can't trust them. You can't trust their opinion, you can't trust their expertise because they literally said we were dead in the water. And what did we do? Win the championship. So how did it feel? I know it hurt him. I know it hurt him bad. At mukha namang nag-agree itong si Stephen Curry sa sinabi ni Klay na wag nga daw tayong maniwala tayong mga NBA fans sa mga pinagsasasabi ng feeling expert sa NBA. Pero anyways ka mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!